Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Minamahal po naming mga kaibigan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat isa na namang muling pagkakataon na tayo po ay magsama-sama. At nais ko pong pasalamatan kayo at batiin kayo na umaasa ako na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sampu ng inyong mga anak at inyong buong pamilya. Bago tayo magpatuloy, isang awitin muli ang ating maririnig sa ating mga kaibigan. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa'yo bang katanungan ang sagot ay di alam, at ang iyong pangarap ay tuloy nawawala. Kay Jesus manuwagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay. Sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manuwagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta nung unang panahon, sa hirap at ginawa, sa Diyos na may nagtiwala. Kaya nga't paalala sa atin, tayo ay magtiwala, upang ang buhay natin ay lumos na guminhawa. Kay Jesus manuwagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay. Sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manuwagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manuwagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay. Sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manuwagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manuwagan, ikaw ay diringgin, ikaw ay diringgin. Salamat po ng marami sa napakagandang tinig at awiting iyon. Yanawa ang magbigay inspirasyon sa atin ngayong gabi sa ating pong pag-aral muli ng banal na salita ng Diyos. Ngunit tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, mahal naming Panginoon. Salamat po ng napakarami sa iyo, Amang Banal. Binigyan niyo kami ng napakagandang oras at panahon upang kami makinig muli at mag-aral ng inyong banal na kasulatan. Nawa sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, ang makita namin ang iyong kaluwalhatian at kami madala sa malapit na relasyon po sa inyo. Pagpalain po ang lahat na makikinig ngayong gabi, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, tayo po ay nasa ikasampung bahagi na o ikasampung kabanata ng ating po pag-aaral. Mayroon pa tayong dalawa, minamahal ko mga kaibigan, walagwag po kayong liliban o wag po kayong aalis sapagkat mahalaga po ang mga pag-aaral na ito.
At ako po ay nagagalak na samantalang tayo po ay nag-aaral, nakikita natin po ang liwanag. Dinadala tayo sa lalong maliwanag na kaisipan at yun po ay nagbabago ng ating pong mga buhay. Ang Diyos po ay mapagmahal sa atin sa kabila ng tayo minsan ay hindi sumusunod o tayo po ay napalayo sa Kanya. Ipinapakita niya na ang Kanyang pagmamahal sa pamagitan ng Yesus na siyang nabayubay sa cross ng Kalbaryo na ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. At ating pong pinag-aralan sa mga nakaraang gabi o lalo kagabi na nakita natin po ang tinamo o inani ng ating unang magulang na si Adan at si Eva nang sila ay hindi naging matapat o hindi sila sumunod bilang mga katiwala ng Panginoon sa halamanan ng Eden at sa lahat ng bagay na ibinigay sa kanila. At ang halamanan ng Eden, minamahal kong mga kapatid, ay naging mapait ang kanilang karanasan sa kabila ng napakaganda ang ipinagkaloob sa kanilang Panginoon. Sa kabila ng naroon ang lahat, humantong sila sa mapait na karanasan. Hindi ibig sabihin malupit ang Panginoon para sa kanila, kaya lang yung ipinataw na parusa o karanasan nila ay doon nila nakilala, minamahal kong mga kapatid, at yun ay nararapat lamang para sa kanila at sila ay matuto ng lahat ng bagay. Ngayong gabi, minamahal kong mga kapatid, ay ating pong pag-aaralan sa unang bahagi ang dalawang uri ng katiwala. Unang bahagi po ang ating titingnan sapagkat medyo mahaba ito, mga kaibigan ko. Dito po sa dalawang uri ng katiwala, dito natin po makikita kung saan tayo nalalagay. Dito sa kabila o dito sa kanan. Tayo ba ay tapat na katiwala o tayo ay hindi tapat na katiwala? Una sa ating buhay, sa ating mga tinatangkilik, umaging sa ating relasyon sa ating mga anak o sa ating asawa, o sa ating mga kapartner sa business, o sa anumang transaksyon tayo, maaring tayo ay tapat o hindi tapat. Saan ka riyan, kaibigan ko? Dito po, tayo magsimula, minamahal ko mga kapatid, doon sa Genesis chapter 4 verse 10 and 13. Sapagkat doon, iginawad ng Panginoon ang hatol kay Cain. Titingnan po natin ito mga kapatid, kasi sapagkat dito nakikita natin ang paghihiwalay ng dalawang uri ng katiwala. Una, ang hatol iginawad sa kanya na sila po ay itinaboy, una sa lahat. Nagisyang palaboy o pagalagala ayon po sa chapter 4 verse 11 to 12 ng Genesis. At ang wika, minamahal kong mga kapatid, ay halos lahat ay naging kalaban siya at kung makita siya, siya ay maaring patayin. Ngunit mga kapatid ko, sinabi ni Cain sa Panginoon ng tahasan, sabi niya, Panginoon, ang parusa mo sa akin ay higit kaysa makakaya ko. Ako'y naging palaboy at mula sa ibabaw ng lupa, ako'y inyong itinaboy. At ako'y maikukubli sa iyong mukha. Ako'y magiging palaboy at pagala-gala at ang sinuman makakakita sa akin ay papatayin ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa verse 15, hindi, sabi ng Panginoon, sinabi niya ng tahasan kay Cain, sapagkat ang sinuman pumatay o gagalaw sa iyo ay papatungan ng Panginoon ng pitong ulit na kagagantihan o sevenfold. Medyo mahirap ito mga kapatid ko sapagkat ang ibig sabihin, it's a complete punishment ang sinumang gumalaw sa kanya. At nilagyan ng Panginoon ng tanda si Cain upang huwag siyang patayin ng sinumang makakita sa kanya. Sabi po sa Genesis 4:16, ang pagkakataong ngayon ay umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod. Nakita natin dito, minamahal ko mga kapatid, na parang hindi man siya nagsisi, basta iniwan niya ang Panginoon sa kabila ng napakabuti ng Panginoon. Alam ninyo mga kapatid ko,
Nais ko pong sabihin sa inyo na sa kabila ng nagkasala, ng pagkakasalang murder, si Cain ay hindi pa rin siya pinatay ng Panginoon. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon upang magkapagsisi. At minamahal kong mga kaibigan kung paanong si Adan at si Eva nagkasala. Pinatungan sila ng hatol ng Panginoon. Ganon din po sa si Cain. Pinahinatulan sila ng Panginoon. Subalit hindi karakarakang pinatay sila. Minamahal kong mga kaibigan. Hindi ang ibig sabihin na nalulugod ang Panginoon sa kasalanan. Hindi yan ang ibig sabihin, mga kapatid ko. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Kaya't minamahal ko, mga kapatid, katulad sa atin, tayo po ay napalayo at nagkasala sa harap ng Panginoon. Hindi rin tayo karakarakang pinapatay ng Panginoon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon. Makapagsisi, maisip natin po ang makasalanan na yan. Kung tayo ay hindi naging tapat na katiwala, maaari tayong bumalik sa kanyang minamahal ko, mga kapatid, at tayo ay kanyang tatanggapin sa anumang pagkakataon. So siya po ay nanirahan sa Land of Nod. Yan po ay galing sa Garden of Eden na nasa Iraq. Kung sa kapanahon na natin ngayon, at siya po ay nanirahan sa Land of Nod sa bahagi ng Iran, minamahal ko, mga kapatid, malayo. Now, according to the book Conflict and Courage, page 25, dito nagpasimula ang dalawang uri ng katiwala, dalawang uri ng tao, at gusto natin pong suriin ang mga bagay na ito sapagkat sinabi ng Panginoon dito po sa Conflict of Courage, page 25, Cain and Abel represent two classes of people that exist in the world today or even in the close of time. One class avail themselves of that appointed sacrifice for sin, the other venture to depend upon their own merits. So minamahal ko, mga kapatid, dito po yung dalawang yun, doon dito naghihiwalay, minamahal ko, mga kapatid. So yung dalawang taong ito, si Cain at si Abel, ay kung atin pong titingnan, ay nakikita po natin na ang dalawang ito ay parehas pinagbigyan ng Panginoon, subalit si Cain ay may kanyang sariling kaisipan at pinatay niya ang kanyang kapatid. So minamahal kong mga kapatid, nakita natin po ang dalawang uri na ito. Kaya't makita po natin, ang sabi ng Banal na Kasulatan ay nagkaloob uli ng anak ang Panginoon kay Eva at kay Adan na walang iba kundi si Set. So dito po natin na makikita ang Panginoon, ang kaaway na si Satanas, si Abel, si Set, si Cain. So, makikita ninyo, minamahal ko, mga kapatid, ang boundary. Now, sa panahong yaon, si Adan at si Eva ay halos nasa kalagitnaan, minamahal ko, mga kapatid. Ngunit, kung iyo pong titingnan, ay pagkatapos po ng maraming mga taon, ay ang sabi, minamahal ko, mga kapatid, in the book Great Controversy, page 647, after his expulsion from Eden, ibig sabihin si Adan at si Eva, Adam's life on earth was filled with sorrow. Every dying leaf, every victim of sacrifice, every blight upon the face of the earth, every stain upon man's purity was a fresh reminder of his sin. Terrible was the agony of and remorse as he beheld iniquity abounding. In answer of his warning, met the reproaches cast upon himself as the cause of sin. With patient humility, he bore for penalty for 1,000 years, the penalty of transgression. Faithfully did he repent of his sin and trust in the merits of the promised Savior, and he died in the hope of the resurrection. So minamahal ko, mga kapatid, at the end, ito pong si Adan, ay nakita niya ang pangako ng Panginoon, kanyang tinanggap po ito, at ang sabi sa Banal na Kasulatan, minamahal kong mga kapatid, he died bilang isang mabuting katiwala. Sa ang sabi po sa susunod ng mga kataga, the Son of God redeemed man's failure in full, and now through the work of atonement, Adam is reinstated at his first dominion. So, napakaganda ang plano ng Panginoon, minamahal ko, mga kapatid.
At ganun din yan ang maaaring mangyari sa atin. Kung tayo po ay nagkakasala, tayo bumabalik sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng kapatawaran at tinatanggap niya ang ating mga pagbubuybuy ng ating mga pagkakasala. So, maire-reinstate po, maibabalik tayo doon sa ating kalalagayan. So dito po mga kapatid, si Adan noong una ay hindi naging matapat na katiwala, ngunit sa bandang huli, siya rin ang unang katiwala na tumanggap sa ating Panginoon. Sa pamagitan ng biyaya, minamahal ko mga kapatid, sa pamagitan ni Hesus Kristo na ating tagapagligtas, ay na-avail niya po ang kapatawaran ng kasalanan ito. So, kung ating pong titingnan, ang Panginoong Diyos ay malinaw ang kanyang instruction upang manatili tayong matapat sa Diyos at maiwasan natin ang pagkahulog sa anumang kasalanan. So, dito po sa international version ng Deuteronomy chapter 7 verse 3, ang sabi minamahal ko mga kapatid, ay ipinapaalam sa atin ng Panginoon to set boundary between sa mabuti at hindi mabuti, sa masama at hindi masama, sa kasalanan at hindi sa kasalanan. At noonang panahon mga kapatid, ang instruction sa angkan ni Cain at sa kay Abel ay kay Seth, hindi po sila dapat mag-intermarried sapagkat doon po nagsisimula ang lahat ng karasan at lahat ng kasalanan, mga kapatid ko, because of intermarriage. So dito po, sinasabi, minamahal kong mga kaibigan, sabi niya, do not intermarry with them. That is the warning. Do not give your daughters or their sons or take their daughters for your sons. Oh, in the Living Translation, mga kapatid ko, you must not intermarry with them. Ayaw ng Panginoon, minamahal ko mga kapatid. Kaya mayroong tinatawag na boundary na yung pong instruction na yun, minamahal ko mga kapatid, ay yung tagubili na yun ay totoo sa panahon ng unang tipan, ng lumang tipan, kila Seth at ganun din mga kapatid ko after the flood at hanggang ngayon sa ating kapanahonan. Ay ganun pa rin ang instruction naman ng ating Panginoon na hindi tayo dapat makipamatok sa hindi natin kapananampalataya sapagkat kailan pa man hindi pwedeng paghaluin mo ang dilim at ang liwanag. So, palaging mayroon tinatawag na demarcation line, mga kapatid ko, na dapat po iiwasan natin yan. At kung tayo po ay susuhay, ay hindi tayo magiging matapat na katiwala, doon nagkakaroon ng malaking suliranin, minamahal kong mga kapatid. Sa ngayon, ay nagiging practice na ito pang buong sanglibutan. Ha? Today, it's a worldwide practices, getting married as they wish. At makita natin po ang kalagayan ng ating sanglibutan sa mga panahon ito. Tingnan po natin sa ating panahon, na halos organisado na ang tao, minamahal kong mga kapatid, mataas na ang mga pinag-aralan, at mayroon ng mga doctorate sa kanilang management ng buhay, lahat pinag-aaralan ang lahat ng anggulo ng buhay, mga kapatid. Tingnan natin po sa panahong ito kung ano ang dapat nating gawin upang maiwasan po natin ang kalagayan bilang mga katiwala. So bilang mga katiwala ng Diyos, ay binigyan tayo ng general guidelines na masumpungan natin, mga kapatid ko, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. That is the basic principle. Ano man ang iyong gawin, kumain ka o uminom, ano man ang iyong gawin, ay gawin mo ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Bilang mga katiwala, mga kapatid ko, there are 4 principles in stewardship entrusted to us. God is expecting all of us to be faithful steward, maging matapat na katiwala. Yung apat po na yan, number one is body temple. Second is time, yung panahon. Third is the talent. And the fourth is the treasure. Ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala sa ating lahat upang mabuhay tayong marangal, mabuhay tayong may katiwasayan, at mabuhay tayong maayos sa balat ng lupang ito. Unahin natin po ang body temple. Paano natin po ito maiingatan? Ano ang mga dapat mong ipasok sa ating katawan o ang ating mga kakainin upang tayo po ay magkaroon ng mabuting kalusugan?
unahin po natin ang mga inumin. Ang number one na inumin, mga kapatid ko, na kinakailangan ng ating katawan, sapagkat 75% ng ating katawan ay tubig. So, binigay po sa atin for adults, that is at least ay 15.5 cups or 3.7 liters of fluid a day for a man. Okay? Pero sa mga babae, minamahal ko mga kapatid, sinasabing 11.5 cups or 2.7 liters per day. Dapat po ay gagawin natin yan, mga kapatid ko, sapagkat ang maraming mga sakit sa ulo, yan po ay dahil sa kulang sa tubig. Maiiwasan natin po ang sakit sa kidney o anumang sakit, minamahal ko mga kapatid ko, kapag tama po ang iniinom natin ng tubig, mga kapatid ko. Sapagkat everyday po, nawawalan tayo ng tubig sa ating paghinga, sa ating mga pagpapawis, at sa ating mga pag-iihi o sa ating bowel movements, nababawasan po ang tubig ng ating katawan, kaya kinakailangan po natin palitan yan. Ang general rules, minamahal ko mga kapatid ko, according to World Health Organization, ay kailangan tayo mag-inom ng 8 basong tubig everyday. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Doon po sa mga regular size. Pero yung mga mataas-taas mga kapatid, at least 12, wala naman pong magiging problema kung mag-inom ka na makalampas ka sa standard na ito, mga kaibigan ko. Kaya huwag po ninyong kalilimutan na palagi tayong may tubig. Now, ang malaking problema po sa atin, yung mga iniinom po natin na nakakalasing at nasisira ang ating mga katawan. Ano po yung mga inumin na nakasisira ng ating katawan? Number one po yung brandy. Lalo po ito, kapag ito ay ang edad na ay 3 to 20 years na. Ay, talagang matapang na ito mga kapatid ko. Pag uminom ka riyan po ay masisira ang iyong katawan. Yung rum, ang alcohol content po nito ay 40 to 75%, at kapag iyan ay sinindihan mo ay lumiliyab na yan, kaibigan. Sisirain po yan ang iyong baga, at kapag nasira yan, kaibigan ko, tapos ang istorya ng iyong buhay. Yung gin, alcohol content at least 40% up to 50%. So, lumiliyab po yun. Kaya makikita ninyo yung mga nagiinom, nasisira ang mukha. Nasisira ang kanilang mga, kaya pagkayan po ay lumakad na talagang, hindi na nila maitimbang ang kanilang mga sarili sapagkat yung brain nila apektado na. Yung whiskey, alcohol content, mga kapatid ko, ay up to 68%. Matindi po ito, mga kapatid ko. Ano po ang naidudulot nito? Kapag ikaw ay palaging umiinom, kaibigan, maawa ka sa sarili mo. Yung pancreas mo, mga kapatid ko, ang sabi, it causes the pancreas to produce toxic substances that can eventually lead to pancreatitis. In a dangerous inflammation and swelling of blood vessels in the pancreas that prevent proper digestion, mga kapatid. Sira yan. So, ingatan mo ito, kaibigan. Ha? Sa mga pagkain po, mga kapatid ko, ay nais ng Panginoon ang pagkain natin po ay maging maayos. Balikan po natin sa Genesis chapter 2, verse 16. Malaya kang makakain, sabi ng Panginoon, sa lahat ng prutas, sa alamanan ng Eden, maliban dito sa isa. Alam ninyo mga kapatid ko, malaya tayong magkain, malaya tayong uminom. Pero yung mga ayaw ng Panginoon, yung ang iniinom natin. Kaya sa alamanan ng Eden, yung hindi natin dapat hipuin, hindi natin dapat kainin, minsan po yan ang ating ginagawa. Hindi po ba mga kapatid ko? Now, sabi po, ang unang pagkain natin mga kapatid ko ay binigay sa atin ay fruits. Bakit po? There are benefits of eating fruits and vegetable mga kapatid ko. Ano yun mga kapatid? Number one. Ha? Tatama ang iyong timbang. Kasi pag mataba o malaki ka mga kapatid ko, ay talagang malaming problema yan po. Sabi rito, it reduces digestive problem. Fiber contains much in fruits and vegetables. Consuming only them per a week, mga kapatid ko, ang sabi, magkakaroon ka ng mabuting digestion. And reduces risk of cancer. There are many types of cancer, minamahal ko mga kapatid. The disease can be reduced by consuming lots of fruits and vegetables every day, mga kapatid ko. At ang sabi po, it will lower your high blood pressure. Pag ikaw po ay prutas at ang kinakain mo, minamahal ko mga kapatid, magiging maayos ang iyong pangangatawan. To lower it, you can try to take only fruits and vegetables for a week. For adults, try to take fruits and vegetables at least 5 different portions per day.
So, minamahal ko mga kapatid, kung iyan po ay titingnan natin at yun ang susundin natin. Kaya si Iba at si Adan, sana mga kapatid ko ay magiging maayos na nanatili ang kanilang body shape na napakaganda. At hindi sila malaki. Minamahal ko mga kapatid. So, sabi pa isa pa mga kapatid, it will lower the risk of heart disease. People who eat more than 5 serving of vegetable and fruits per day may lower the risk of coronary heart disease. So, napakaganda ito mga kapatid ko, yan ang kakain natin. Ngunit, kung tayo po ay kakain, minamahal kong mga kapatid, ng karne at mga isda, o ano po daw ang sabi mga kapatid? O, nasa high risk po tayo pagdating po sa mga sakit na cancer. At ang sabi minamahal kong mga kapatid ko ay huwag natin itong kakainin sapagkat ito ay magdudulot ng nakaparaming problema sa atin. So ngayon pong gabi mga kapatid ko, sa ating unang pag-aaral na ito, maari natin maiwasan ang madaling kamatayan kung tayo ay susunod sa Panginoon. Ang sabi minamahal kong mga kapatid, sa banal na kasulatan at dito po sa right sa tinatawag na Councils on Diet, ha? Ano po ang sabi rin, mga kapatid ko? Page 642, the Lord plainly told His people that even blessings would come to them if they would keep His commandments and be a peculiar people. He warned them through Moses. In the wilderness, satisfying health would be a reward of obedience. Ang mabuting kalusugan, mga kapatid ko, is a reward for obedience. The state of mind has largely to do with health of the body, and especially with the health of digestive organs. So, diet would create disease in insubordination. Alam ng Panginoon yan. Kung kakain sila ng mga lamang kating ito, it would create diseases in insubordination. Kaya ayaw ng Panginoon silang pakainin ng mga bagay na yon. So, kung tayo po ay susunod, ang sabi, maiwasan natin ang cancer, maiwasan natin po ang arthritis, at maiwasan natin ang heart disease na siyang pumapatay ng napakaraming mga tao ngayon. Ano po ang sabi minamahal ko mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17? If anyone destroy God's temple, and that is our body, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple. Minamahal ko mga kapatid, sa gabing ito, sa ating pong pag-aaral na ito, nais ng Panginoon na tayong lahat po ay maging mabuting mga katiwala. Maiwasan natin ang sakit at ang mga pag-aaray-aray, at maiwasan natin po ang kapighatian ng buhay. Maiwasan natin po ang napakaraming gastusin sapagkat kapag iyan ay dinala sa ospital, kahit po ang ating mga tinago-tago mga kaibigan, ilalabas natin yan. Kahit yung ating karabaw, kahit iisa yan, ipapagbili natin. Magkaminsan po ang ating mga lupa na napundar, may pagbibili natin. Iyan po ay bunga ng hindi po natin pagsunod. Bago po tayo manalangin, minamahal ko mga kaibigan, isipin po ninyo ang payo ng Panginoon. Kaya mo ito, kaibigan. Kaya mo ito sa tulong ng Panginoon, sapagkat ang sabi niya, sino man na lumapit sa Kanya ay hindi niya pababayaan. Nais ko kayong inalangin, minamahal kong mga kaibigan. At samantalang inyo pong pinakikinggan ang awit na ito, inalangin natin po mga kaibigan ang ating mga sarili. Ibigay natin po ang panahon sa mga kabataan natin na mag-awit ngayong gabi. From the depths of the sea.
from our eyes. Most blessed, most glorious, the Ancient of Days. Blessed, most glorious, the Ancient of Days. Almighty, victorious, most blessed, most glorious, Almighty, victorious, thy grace. Salamat po ng marami, mga kabataan. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, mahal na Diyos. Salamat po sa gabing ito na inyong ibinigay sa amin po, Panginoon, ang unang bahagi ng pag-aaral dito po sa dalawang uri ng katiwala. Ang isa ay humiwalay sa iyo, Panginoon, simula kay Cain. At yun ay dumami ng dumami hanggang sa ating kapanahonan. Nakikita namin, Panginoon, na napakarami. Subalit, mayroong nagsusunod, Panginoon. Ang aming pong dalangin sa iyong banal, kaming lahat ay makabilang sa sumusunod. Sapagkat ang mabuting kalusugan ay bunga ng pagsunod at pagtimpi at pagkilala sa iyo, Panginoon, bilang Panginoon na aming tagapagligtas. Panginoon, idinalalangin ko po sa inyo ang aming mga kaibigan nakikinig ngayong gabi. Saan man sila naroroon, tulungan sila mampanal. Nawa, pagpalain sila ngayong gabi na mayroong pang pag-asa samantalang bukas pa ang pintuan ng awa. Dahil kung dumating na ang panahon, Panginoon, na ito ay saraduhan na, at ang aming Panginoong tagapagligtas doon sa santuario sa langit ay lumabas na, Panginoon. Ayaw namin mong maabutan at kami ay mapalagay doon sa magpapatuloy sa kasalanan at sa kasalanan ibubulid hanggang bumalik po kami sa lupa na kung saan kami nanggaling. Pagpalain kaming lahat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po ng marami mga kabataan, mga kapatid at mga kaibigan. Palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat napakabuti niya sa atin. Nawa, ang pagpapala ng langit ay sumaiyo. Good night and God bless you.